Yes. There's just this piece na kailangan mo lang punuan para mabuo ka. Yes. But you don't have to be with him always. Yes. Yeah, but... Hi, everyone. For this first episode of Capturing Hearts, we are so blessed today because we have a very, very special guest. She's a good friend of mine from many, many years back, Miss Carla Estrada. Carla, thank you so much. Thank you so much for being here, Carla. I know you just came from Tacloban. Yes. Sobrang busy ka, kakarating mo lang. And actually, nagkita naman tayo sa Tacloban, like three days ago. Oo nga, 3 days ago. So, Carla, what's your life? What's it like? But what is it like, your life now, after the campaign? You know, how is it now, Shape? Alam mo, nakapagpahinga ka na ba? Ito nga, lagi namin pinag-uusapan because when... I started being an actress and that was like, I was 16 pa. Yes. So it's been 30 years. I was working almost every day. Kasi gano'n naman tayo, diba? Yes. Para may ginagawa tayo araw-araw. Oo. So when I said yes to campaign for Tingog, I said, okay, so busy every day din ang campaign. And then after, parang tumahimik yung mundo ko. Kasi ko, ano na nangyayari? Bakit after parang wala na, wala ka na ginagawa? Yun pala, ito yung time na tinatawag nilang transition. Yes, yes. So, sa transition time, after 3 months of campaigning, parang nakaka-anxiety attack yung ganun. Feeling. Oo, kasi para kang humampas sa door, tapos para kang wala ka nang pupuntahan after. Uh-oh. So, I said, what's gonna happen next? Kasi alam naman natin that we got, even though nakuha natin yung number three na spot, sa party list, yes. 2 seats lang ang nakuha natin. I'm the third nominee. Yes, yes. So, hindi umabot sa akin. Yes. So, konti na lang actually. Konti na lang. But hindi kasi yun ang pinag-alala ko. Uh-oh. Mas pinag-alala ko yung, okay, kung hindi yun, I know na marami pa kasi akong gagawin after. Yes. Because there's networks that's just waiting but for me na exactly. Kung okay ako doon, exactly. Okay ako dito. But by saying yes to Tingog, nag-ano na ako sa sarili ko na magbababay na muna ako sa industriya or talagang dito na ako magfo-focus. Yes, yes. So, eto hanggang sa oras na to, nakalutang yung lahat ng plans ko because I still don't know anong nangyayari pa. Diba? But of course, it's just a waiting game. Siguro dahil hindi lang ako, diba, workaholic kasi tayo sobra. Yes. Hindi lang ako sanay nang walang ginagawa. Every day. Parang mag-iisang buwan na walang ginagawa. So parang, Lord, ano na? Ano mang next? So medyo, nag-a-adjust ako ng kailangan yung patience ko ngayon, mm-hmm. I guess, after being patient for half of my life. Uh-oh. This is the time, ito yung parte ng buhay ko na kailangan ko pala talagang lagyan ng maraming pasensya. Yes. At the same time, I believe, Carla, mas marami ka pang gagawin kasi you are still the third nominee of Tingog, which means you will still be doing a lot of work for Tingog. At the same time, pag-aagawan ka na ibang networks, di ba? Wow, sobrang... May mga projects ka na upcoming, parang pa-sexy, diba? Star naman yung pag-aagawan. Hindi, I mean, di ba? Hindi, pero, I think... Meron ka na upcoming projects. Oh, oh. Yeah. But you know, I have Daniel, my son, and Carlitos... Yes. With Anoren, with the music industry now, he writes, yes, he sings. Yes, I saw that. Yung sumunod kay Daniel. And si Daniel is good. Daniel's made already. Yes, we're just waiting yung mga, hindi pa siya nag-a-action. So, pagdating sa mga anak, di na masyado yung pag-aalala. Gusto ko na lang, like si Maggie with Melbourne University. Yes, nag-aaral naman. Carmela sa lang 16. Yes. And si Carmela yung medyo Gina mag-artista. Yeah. So I said, okay anak, kasi ang hirap na i-clip yung wings. Yes. Diba na hindi mo sila i-support kahit na gusto mong sabihin, wag na muna dyan, magtapos ka na muna. Pero, you know, life is short eh, kailan pa? Baka eto na yung chance. Yes. Hindi ka pwede magbaka. Oo. Kailangan mong subukan. Oo, kung gusto mo. Kung gusto mong malaman. Can't naman, you can't force them. They have to do what you have to give them freedom, kumbaga. Yes. Are you that kind of mom? Yes, I am. You give them, kung anong gusto ng anak mo, gusto ko mag-artista, gusto ko ng arts, gusto ko ng, di ba, kung anong... I have to. Kasi it's in the blood. Oh, and it's not in just the blood, that. Eh.
Tsaka yeah. sila yun. Yeah. Di mo naman yun buhay. Buhay nila yun. Yes. Mm-hmm. And going to your kids again, syempre, what is it like being having different, syempre, nagkaroon kayo ng mga different stands with Danielle mm-hmm. sa politics. Paano, yeah. paano yun? How did you handle that? Well, it was just easy for us. Wow, ang yabang. Yeah. Hindi. Yeah. Ibig sabihin, hindi kasi kami galing sa politikang pamilya. Yes. Galing kami sa showbiz na pamilya. Yes, yes, yes. So sa amin, medyo uh-oh. Ang freedom sa amin talaga ay very powerful yan. Yes. So sa showbiz, ang tawag namin lagi ay freedom. O, malaya ka sa ganito, malaya ka sa ganyan. Pagdating na nung pumasok na ako, ang tawag na namin ay demokrasya. Ganun. Yes. Demokrasya. Nagbabago, no? Oh, nagbabago ang mga yeah. words. Actually, yeah. Oo, nagbabago ang mga lengguwahe. Depende yes. kung saan ka. So ngayon, pagdating doon sa magkaiba kami ng stand ni Danielle, pagdating sa politics, I am very proud of my son yes. na at a very young age, ay meron na siyang paninindigan. Yes. Diba? And at a very young age, maaring magkamali man siya o hindi, well, matuto siya. Yes, yes, yes. Diba? Because marami pa siyang matututunan like about politics. Like you're saying demokrasya. Because they yes. have to have their own minds as well. You're teaching exactly. them to be independent. Yeah, I diba? Cannot. And think on their own. Oh, oh. Eh what yes. if kung bigla siyang yes. nagwala at sinabi niya, oh. ang nanay ko, ganyan, diba? I don't pero like wala that naman, also. Wala naman kayong nangyari na nag-argue kayo tungkol never, sa never politics. Never. That's never. Good. Yeah. Do has been with us for 30 years. Nakikita niya kami paano sa bahay. Asaran lang kami ng asaran ng mga gusto naming ano. Yes. Oo. Naku, ma, may mga ganon. Yeah. Nako, Danielle. Pero joke lang. Hindi serious. Oo, hindi namin siniseryoso because ayokong ma-pressure ang anak ko. Ayokong ma-experience niya na parang nahihirapan siyang makisama sa ibang tao dahil kailangan niya akong pakisamahan. Yes, like yes, for me yes, as a mother, yes, yun ang pinaka mm-hmm. pinakahuling bagay na gagawin ko sa mga anak ko, ang i-pressure sila. Of course. I yes. don't like it. Yeah, I mean, I don't and, like to pressure my children. And I've children. Seen you've raised your kids so well. I mean, I see all of them, parang kitang-kita naman eh. Yeah. I think it's the experience, no? Yes. Siyempre, hindi naman perfect. Yes. Nagiging momzilla din ako. Yeah. Diba? So, isa kailangan din eh. Kailangan din because it's hard for me dahil ako lang yung nanay tsaka tatay, diba? Mm-hmm. So, minsan lalaki ako, minsan babae, ganyan. So, ang hirap. Which is actually, a lot of people admire you for being that. And how you really raised your four kids. Two beautiful girls, and not making bola, but I mean, and two beautiful boys. So, and they all have their own career paths now. And ikaw talaga lahat. So talagang nagawa mo yun, girl, uh-oh. Nagawa mo yun. Sobrang, syempre hindi naman lahat ng credit sa akin, ano. It's actually, pag iniisip ko, paano ko ba narating at nagawa lahat yun? Yes. So I said, siguro grabe kasi yung faith ko. Yes. Pagkatapos ng isang araw, pag bago ako matulog, lahat yun, I lift it all to God. Hindi yes. ako nakakalimot. Yes, minsan talaga. Maraming problems, diba, na hindi yes. naman nasosolve overnight. After, before, yun lang sasabi ko, basta wag lang pabayaan yung mga anak ko. Number mm-hmm. one. And you know, I really believe talaga, syempre, God's watching over you and your children, your family. And talagang, mga anak, mga kids are really a blessing. So yeah. you talagang, kayo see how the hand of God, how He blesses you, mm-hmm. diba, and your children, how yeah. He took care of you. Mm-hmm. Naiyak na rin ako. So parang, diba? Yeah, sobra. Kasi nakita ko, I've seen Danielle, he was a kid yes, before pa. When, yes. when we used to campaign for, Kuya Alfred. Kuya Alfred in Tacloban. Congress yeah. pa lang siya noon. Yeah. Oo. Oh, oh. And ano na yun, parang, if I'm not mistaken, 22 this years. It's like 22 years or more or ago. More, imagine. Yeah. 22 and plus years ago. I've met you before that when we had the movie together. Yes, batang-bata pa tayo noon. Mga musmos. Oo, kaya yeah. happy ako because I'm actually, ako talaga taga Tacloban, diba? Yes. So I was, nandun pa nga ako nung wedding mo. Oo nga, oh, yes. Diba? Yeah, diba? So, yeah. syempre na happy ako na dagdagan ng mga mistisa yung Tacloban, nga, diba? Oo nga, diba? Yes, oo nga. Nung dumating ka sa Tacloban, para may apparition na yung buong Tacloban. Ganda-ganda. Kaya ang dami talaga mistisa doon, maraming magaganda doon, di ba? Kasi you were saying earlier, kasi maraming mga tumira na mga Americans doon and mga yeah, Spanish, uh-oh. Like even the Romualdez family and mm-hmm. your family, the Ford and other families yes, na marami yes. talaga doon. So Carla, what's the greatest lesson for you na that you've learned in this
past 6 months, kasi syempre, or more, during the campaign, na, anong greatest lesson na na-learn mo from all this na, you know, you're like, you're, I mean, I would say you're a politician now also. You're in politics and in showbiz. And, of course, a businesswoman as well. I know, may mga business ka rin. So, what's the most important lesson that you've, that you can say you've learned in these last 6 months? Yeah. Be true to your words. Pag nangako ka, tuparin mo. Oo. And yung promise na kaya mong tuparin. Oo. Yeah. So, huwag kang magsasalita ng kung ano-ano na hindi mo kayang panindigan. Totoo. Because iba na ang tao, iba na ang genre. Yes. Ang tao tatandaan ang sinabi mo. Yes. Titignan nila, hindi na nga sila masyadong, akin to ha, yes. Sa akin lang to. Experience ko lang dun sa buong campaign. You experience the entire campaign yes. Sa mga tao, di ba? Yes. Ayaw na nila ng masyadong maraming sinasabi. So, ang gagawin nila, ititignan na lang nila yung mga ginawa mo. Yes, yes. Ang gusto na nila, totoo ang sinasabi yes, mo. Yes, oo. Yan na yung gusto nila. You have to be true to your words. Action speaks louder than words. Yes. Yes. Kung hindi mo kayang gawin, wag mo na lang i-promise. Oo, diba? Tama. Kung hindi mo kayang gawin. Kasi pagod na yung mga tao ng, babalikan ko kayo, papasemento ko yung buong dagat. Diba? Yung mga ganun. So, yeah. Ayaw na nila. Parang ganun lang yung, and ayaw ng tao ng, away. Oo. Ayaw nila nung negative na campaign na sistema, yes, na style. Oo. So, ayaw nila nung... Kasi, kunyari, ako, ang pera ko is 50 pesos. Oo. Pambigas at saka pang sardinas. Oo. May power pa ba ako makipaglaban sa kapitbahay ko na magkaiba kami? Oo. Wag na. Wag na. Diba? Alam, what for? You know, people doesn't what know this. For? Ito ang mga for? Reality. Yes. Oo. Realidad yes. Yan because, oo. You know, we're in a third world country. Oo. Yes. Kaya, pagod na yung mga tao. Gusto na talaga nila makakita ng pagbabago. Oo. That's why, ang bago nating gobyerno, talagang magdo-double time. I'm sure, dapat mag-double time at makita talaga or else iba na naman or magdederecho. Yes. Ganun oo. Lang. And Carla, tell us of course, going back to your family again, mm-hmm. Tell us about how was it like? Syempre, we all know you're Carla Ford and you're part American lady. That's mm-hmm. why you're so tisay and so pretty. No? The past, like with your dad, your dad's also half American, yes. Diba? What happened? I mean, we all know in the, of course, we've seen it in the media, on the news. About yung dad mo, I mean, how did you like get close to him again? Kasi medyo may time na nagkalayo kayo. Uh-oh. Pero ngayon parang okay na kayo. Yeah. Parang tell us about, konti lang about that. And uh-oh. Maybe what did you learn also about that? And well, actually, practically, lumaki talaga ako ng walang tatay because yes. Nung nanganak si mama sa akin, my dad, wala na dito. Oo, so, yes. Yeah, and then I didn't stop. Nung nag-18 ako, hinanap yes. ko siya. Oo. So, talaga hinanap mo siya? As hinanap in, ko siya kasi yes. Excited ako. Saan ka naghanap? Like abroad? Meron siyang mga, my grandfather, yes. Ano siya, Air Force pilot, U.S. Air Force pilot sa Clark. Oo. So, tinignan namin, baka may mga families pa sa Clark. Yes. Yung lola ko, oo, baka oo, doon. So, oo. Oh, finally, doon nga sa Angeles. Yes, oo. So, my dad, ang tawag nila before is GI baby. Wow. So, I'm yeah. a GI baby also. Yes. Kasi military nga yung, yes, yung yes. grandfather ko. So, nakahanap ako ng isang tao lang naman ang kailangan mo. Yes, eh. Magdudugtong-dugtong yes, na yan. Oo. So, nakahanap ako ng isang tao, which is sister ng dad ko na naiwan sa Angeles. Ah, si Tita yes. Alice Ford. Yes. Yeah. Wow. So, she was there and then kilala, close sila ni Mama before. Yes. So, yun nga, ganyan-ganyan. And then, nung nalaman ng dad ko na okay ako, umuwi siya mga after 6 months. Yes. So, nag-meet na kami. Yes. Maganda yung storya kasi ang dami kong kaibigan na katulad kong foreigners yung dad yes. na hindi na rinahanap. Yes, yes. Or hindi tinatanggap kasi may family na yung, yeah. yung father. Mm. So, ako, I'm just grateful na naging smooth yung pagkikita namin ng tatay ko. That was, ilang years na yun. I was 18 kasi at that time. Yes. So, yeah, so until now, dire-diretso lang yung communication namin. Yes.
Yeah, yung thought na may tatay ka, okay na, nakakompleto na yun. For me, parang pag kung ano yung nakasanayan mo, na kung lumaki ka na walang ama, nakasanayan mo yun. Yes. There's just this peace na kailangan mo lang punuan para mabuo ka. Yes, but yes. You don't have to be with him always. Yes, yeah, but you know he's there. You're not naman sanay. You know he's there. You know he loves you. You love him. It's your dad. No matter what, it's an unconditional love, di ba? Yeah, ganun talaga. And actually, growing up without my dad, ang laki nung impact sa buhay ko yon because lagi akong naniniwala sa pambobola ng mga lalaki. That's why every time na merong papasok sa buhay ko, na-in-love ako. Yeah. And that's why I got four kids with four different fathers. Yes. Because, todo kasi but, those bigay, are, todo but those are relationships for 3 years, yes, 2 years, yes, 4 years, diba? Yes, yes. Pero hindi kasi ako, wala kasi akong vision kung ano talaga ang lalaki. Yes. Ang tingin ko lang na, ay, ang lalaki yung magsisave sa akin. Ay, yung partner ko, yung pagtatanggol ako. Pero pag nandun ka na sa loob ng relationship, biglang nagpa-pop lahat yun. Parang, ay, hindi pala to, hindi pala totoo. So, but of course, I'm very generous. Which is actually a blessing. I know, di ba? Yeah, but I had them when I was only 20, turning 20. Yes, you're so young. Yes. So, Carlitos, I was 23, yes. Maggie's 26, Carmela 30. Yes. So now I'm 47. Barkada ko sila. Oo, tapos imagine. Barkada ko sila, tapos di na ako nag-aalaga ng baby, tapos habol-habol. Oo nga. Happy naman ako, unless magkaapo. So how was your experience as a child, in your childhood, growing up without a father? Has it affected, I mean, your being a parent sa mga anak mo in a good way? Sobra, very protective. I was actually, I can say na I'm very paranoid before. Talaga binabantayan mo sila, especially the girls siguro. Yes, sobrang paranoid ako. Yeah, naku. But having two boys, hindi mo mapipigil. Kasi talagang boys sa loob ng bahay no? mo, meron kang Spider-Man, nandiyan si Superman. Wala, talagang iba yun. So yung girls tatalon, mo naman. Gaganon, ganyan. Yeah. But sobrang protective ako na nanay. And dami kong angst. Nag-aalala ako sa ganito, ako sa ganyan. Pero hanggang sa kakaedad, nag-relax na ako. Kasi imagine kung hanggang ngayon, yeah, they say when you get older, mas naging cool ka na. Yeah, di ba like yung mga lola ko sa mga apo? Yes. Parang when the older you get, di ba, as a mom or a dad, nagiging cool ka na, mas cool ka na nga. Mm-hmm. Parang ganun. Siguro mas less ano ka na. Sana ganun. Yeah. Kasi ang hirap nung siguro experience. Oo. Na ayaw mong ma-experience nila. But I have learned na iba naman yung path. Iba-iba, no? Nagadaanan nila. Lahat silang apat, iba-ibang kids are ganyan. No? They all have different personalities. Iba-iba, yeah. So, Carla, how does it feel that you've raised on your own 4 beautiful kids? Yun, kasi talagang, actually, yun talaga ang nakamarka even sa akin or sa mga friends natin and other people na on your own, you've raised 4 beautiful kids. And alam mo, literal kasing on my own yun eh. Kaya nga. And how raising does it, like how does it isang feel? Barangay ng mga pamangkin how also in Tacloban. Your little pamangkin so cute. Yung boy, yung taba. Jordan. Ang guwapo naman ni Jordan. Yeah. Sana pala so he's like your son na rin. Oo, yeah. Paano ba? Hindi ko kasi kayang i-grab yung credit na yun na ako lang talaga mag-isa. Maybe, I think malaking parte ang nanay ko. Yes. Na, si Lola. Oo, si Mama Thelma. Yes. Kasi I was working, yes. Diba? So every time na after manganak, mag-stay ka lang saglit and then back to work kasi wala kang papakain. Uh-oh. Yes. But ang laking bagay nandiyan yung nanay ko kasi nag-alaga talaga siya ng mga anak ko. That's why I was actually nakakakilos ako ng bongga. Yes. Yeah, and my mom is very mabait din also. I'm sure they loved her. Kasi usually sobra, kid, they love lolas eh. That's talaga why the Lola, boys makalola are... Makalola yan eh. That's why si Danielle and si Carlito, maawain sila sa mga lola. Kasi talaga? Because of your mom. Yeah. Yung ganun, may ganun. Yeah. Wait, ma, kakaawa naman yung lola. Oo, yan. So parang, gusto ko na magtayo din ng home for the aged. Para lang. Sa diba? Sa tingog. Diba? Project mo. Oo, ganyan. Oh. Pero malaking tulong talaga yung mga parents natin. Kasi
imagine kung ako lang yun, hindi ko kakayanin nang wala yung nanay ko. And then, of course, yung mga sisters ko naman, baka magtampo, saka diba? Iba naman na nanay mo nag-aalaga sa anak mo kaysa iwanan mo lang naman sa mga yaya. Uh-huh. Or, ano, diba? Yes. Iba pa rin talaga iba, na iba yung nanay. May supervision nung ano, family. What's one big prayer you have for your children? Anong pinaka, parang wish mo or prayer mo kay God na, God, ito gusto kong mangyari sa mga anak ko. One big prayer. One big prayer always, ever since, is sana makilala nila si God. Amen. Kasi parang feeling Amen. Ko lahat yon magiging okay pag pinagtibay nila yung faith nila kay God at makilala nila si Tama. God. Oo. Ganun lang naman. Yes. Huwag nating iliteral na hindi nila kilala si God. I'm just saying is, paano, alam mo yon, dig deeper. Yes, dig deeper nung kung paano. Kasi ang life ko kasi isang malaking testimony na talagang si Lord lang ang kasama ko, literal. Yes. Ang dami kong gabi na baka hindi na ako nakauwi ng buhay. Yes. Kasi pag iniisip ko, oh my God, yung uminom ako sa bar na yun, tapos doon ako natulog, paano ako nakauwi ng buhay? Sa ganda ko nun, no? Yeah, diba? Ay, sample lang to, ha? Yeah, those were imagine. I've seen Carla in her teens and her ano, diba? Diba? So, grabe. You know, there are, may mga palpak ka kasing mga decisions. You had your angels, God sent angels protecting you. Sobra. That was it. Yes. And even sa work, ang dami kong kinantahan sa dulo-dulo na ng Pilipinas. Yung time pa lang na yung binabantayan ka na. May mga ganun, you had your ganun. Angels guarding you, protecting you. Yun yun. And si Daniel, ang kwento niya, pagka panganak ko, kunyari, tonight, pagising ko the next morning, I was only 19, turning 20. So, hindi ko siya, wow. Kasi yung baby ko? Okay. Yeah. Nakikita ako ng Bible kasi hindi pa ako nag-isip ng name Yes. So, yung Bible, diba, bed ng hospital bed, tapos may table lagi. May Bible lagi yan. Ganyan sa mga Catholic hospitals. Yes. So, nagbukas ako, say ko, ano kaya maganda? So, binasa ko yung story ni Daniel. So, say ko, ay, bongga. Gusto ko itong Tapos pumunta ako kay John the Baptist, binasa ko. Because I wanted, kasi Daniel is Ford. Yes. So gusto ko, foreign sounding, kasi hindi ko naman siya pwedeng pangalan ng Armando Ford. Oo diba? Nga. So, kailangan, Daniel John Ford. Yes. Okay, tapos dinala niya si Daniel. Mm. So, anong name niya? Daniel John Ford. Doon nag-start. So, sabi ko, ang ganda ng story ni Daniel. Yes. Ang ganda ng story ni John. Yes. So, say ko, I think perfect to. So, doon ako nag-start. Ngayon, napag-alaman ko, habang hinahanap ko yung lolo, yung father ko, I have learned that the name of my grandfather is Daniel Ford. Also, hindi mo alam. Hindi ko alam. The time. Wow. So sabi ko, hindi ko You're alam. Being guided by the Lord, pati sa name na anak mo, di ba? Yes. And speaking of Daniel and DJ, paano mo naman pinaghahanda ang sarili mo as a mother? If one day, syempre lahat naman tayo, we will get there, di ba? One day, magsasettle down din si DJ. And paano mo pinaghahandaan ang sarili mo, ang buhay mo, kung mangyaring magsettle down man si DJ? Actually, handa na ako. Yes. Daniel's 27, and syempre, in-assume ko na si Catherine na talaga yung mapapangasawa niya. Catherine is 26. Yes. So, parang for me, perfect na yon kasi ang hirap mag-alaga ng anak when you're at your 40s and then 10 years old pa lang yung panganay mo. Totoo. Siyempre, tumatanda rin yung mga laman loob mo, diba? Na pagal ka, mga ganyan. I had Daniel, bata lang ako. So, nasasabayan ko. Yes. Sabayan ko siyang parang lahat ng takbo niya, lahat. Silang dalawa ni Carlito. Oo. So, kaya. Ngayon, si Carmela, I had Carmela nung I was at 30 years old. Yes. Pagod na ako agad. Diba ganun kaaga, no? Yeah. I'm just saying, di ko naman minamadali ang lahat, but masarap na barkada mo ang yung mga anak that mo. That means gusto mo na magkaapo. Para, di ba? Kasi parang kung 47 ako ngayon, sana before man lang mag-60, kaya ko pang mapalo. Mapalo agad, pinalo. Takbo-takbo, halika. Oo, takbo-takbo yung diba? Mga apo. Kasi, oo. Ang bilis, ha? Yes. Pag nag-40 ka, parang hinihila so yung
Nako, yung mga kabataan ngayon, enjoy nyo yan. Yes. Kasi pagdating nyo ng 40, una muna magtataka ka ang labo na nung binabasa mo. Oo nga. Yung mata ang magpapakita. Ala, eyeglass na. Yung mata. At that, normal yon, hindi maiiwasan. Yan yung mga hindi mo mapipigilan. Oo nga, totoo. So, after lahat bumabagal, yung best in hingal ka na, diba? Ganun. Oo, best in hingal. Yeah. So, tapos parang hinuhugot yung, yes, parang kite na yes, hinuhugot yung panahon, ang bilis. Yes, ang bilis. Tapos, 10 years, isang, ay, 10 years na pala, ay, 20 years. O, oh, diba, when I met you, that's what, 25 years ago. Tapos ngayon, ano na? Titas. Ano, 2022 na ngayon, titas na tayo, mga titas of Manila na tayo. hindi kasi nararamdaman pag bata na mabilis, yes, no? Pero, pagka iisip ka na, oh my God, I'm getting, so hindi maganda. Dapat hindi mo iniisip na I'm getting older. Yes. Dapat ini-enjoy mo lang yung araw mo. Yes, enjoy each day. Enjoy it each day. So Carla, what message can you give yung mga single moms who are looking for a second chance in life? What can you advise them to be a successful single mom? And parang, of course, besides of course trusting in the Lord and all, parang anong pwede mong sabihin sa kanilang advice to have a good future as a single mom? Maging masipag. Yes. Experience yun. Yes. Oo. Tayo ka dyan. Yes. Tayo ka dyan. Hindi ka bibigyan ni Lord ng blessing kung naghihintay ka lang sa bahay. Oo nga. Oo nga. You have to go out. Yes. Kaya nga nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Yes. Eh. Hindi totoong wala kang gagawin. Ang Oo. Daming pwedeng Oo. Magawa. Kailangan mo lang lumabas ng bahay, mag-isip, and then maghanap. Oo, tama, diba? Tama. Especially kung meron kang mga anak na nag-iintay ng pagkain sa mesa. Oo nga. I know you know this. I've seen you. Oo. I saw you when you started as in the movies. Yeah. Tapos nagsama pa tayo sa movie and then even sa campaign ni Tito Alfred. Kasi pwede diba, nilang sabihin na... Nakita ko talaga yung buhay mo eh. Talagang... Yeah. Sipag. Nagsipag ka talaga. Sipag yeah. talaga. Ayan, mga mom, Shiha, pagka kunyari, naisip mo na parang... Okay, nagsarado tong kumpanya na to. Ano yung next? Maraming paraan. Ako, Oo. Nagbenta ako ng mga bags. Yeah, yeah. Diba, yes, nag-isip yes, ako, yes. nagbenta ako ng mga alahas. Ang sipag mo. Habang wala. Diba, yeah. pinasok ko lahat yan. Yes, basta Oo. Marangal. You know, you really gave hope and maybe I feel parang you were an inspiration to many women Mm-mm. na tulad mo, whether single mom or hindi single mom. Kasi kahit naman di single mom, minsan yung husband walang trabaho or like yung husband or mga byuda. Or, diba? Or things like that. So they really idolize you and look up to you and as their, kumbaga, ehemplo ng pagiging nanay. Kung ako man yon, well, it's not 100% na ako. Yes. I also want to give credit to my children na talagang lumaking sumunod. Yeah. Lumaki na sinunod lahat yeah. ng advice ko. Yeah. Lahat sila sinunod na dapat good-hearted ka lang. Yes. Just be kind. Yes. But, you know, be a person also. Be a human being. Yes. Na pwede ka rin magalit. Yes. Diba? Once in a while, pagkailangan. Oo. So, maraming... hindi kasi ako... Ang pagiging nanay, hindi yes. naman yan... Wala sa libro, diba? No. Wala How sa libro. How to be a mom? How? Wala. Iba-iba kasi yung mga bata eh. Yeah, wala yeah. sa libro. So, experience ko rin yes. yung... bato sa akin ng mga anak ko. Oo nga. Like when I say, anak, hindi yan pwede. Ma, okay to eh. Oo. Pwede na to. Oo. Kaya ko to, maayos ko to. Oo. You just have to believe yes. sa anak mo na kaya niya. Oo. Para talaga yung independence nun, buo. So like, Carla talaga, I really learned so much from this and I'm sure the viewers have learned so much from Carla and they all, a lot of people have you know your story, but I hope you've learned something new from Carla Estrada today, yes. from Mom Shi Carla, and we're all excited for your new. I mean, how could I say new path in life now? I mean, yeah. me being the third nominee of Tingog, mm-hmm. Sinirangan, mm-hmm. and you're gonna be still continuing doing all your projects, mm-hmm. plus your new. Secret other roles also that you'll be yeah, doing yeah. also maybe in government as mm-hmm. well as showbiz. So Carla, thank you so much. Thank you, Karen. I know you're busy, Carla. And say, alam mo, I was so ano sabi ko, I was so touched. Kasi isang tawag ko lang, Carla. Can you guess on my show? Oh, okay. Kasi nung sinabi mo na meron yeah. tayong Japanese yeah. food. Syempre, I yeah, said yes. Talaga. I was so touched. Thank you so alam much. Mo, thank you so much. Thank you, Kring. Yes.
Guys, si Christina, matagal ko na siyang kaibigan. So talagang ganyan, hindi yan nagbago. Yeah, sana. Very sana sweet. Very, magkaibang magkaiba yung personality naming dalawa. As in talagang ang layo, ha? Pa-sweet lang pero, ako. Pero waray ka na sweet, waray. Kasi talagang siyang totoong waray, eh. Yan. Ito, sobrang bae. Ang sobrang. This is Capturing Hearts with Christina, and we hope that we've captured your heart with Carla and her story of her life. Yes. Thank you. See you in our next video. Don't forget to like and subscribe.